Hey, welcome back to JP Boxing Report. Lee Wood gustong makaharap si Emmanuel Navarrete. Matapos ng patulugin ni Lee Wood itong si Warrington nitong linggo sa England, ay handa na daw itong si Wood na umakyat ng weight class para harapin si Emmanuel Navarrete. Ayon yan sa kanyang trainer. Pero ang tanong, kaya ba ni Wood ang relentless aggression at malamachine gun na suntok ni Navarrete? At the same time, na-mention din ang pangalang Joe Cordina na kasalukuyang IBF champion sa 130 pounds at posible niya rin itong makaharap next year. Undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez balik top 3 sa pound for pound rankings. Kung inyong matatandaan ay naging malamya ang mga naging performance ni Canelo nitong mga huli. At matapos nga itong mabugbog ni Dimitri Bivol last year, ay tuluyan na nga bumaba ang kanyang ranking sa pound for pound list hanggang napunta ito sa rank number 6. Pero after nang naging performance nito kay Charlo, ay biglang tumaas agad-agad ang rankings nito from rank number 6. Ngayon ay rank number 3 na itong si Pogi. Samantala, rank number 2 naman si Naoya Inoue at top 1 naman itong si Terence Crawford. David Benavides versus Demetrius Andrade magsasapakan ngayong November 25 para sa interim WBC super middleweight title. Magandang laban to mga idol. Syempre kailangan manalo ni Benavides dito para makaharap niya si Canelo Alvarez sa susunod na taon. Kailangan best performance ang ipakita niya dito kasi balita ko, manunood na si Canelo sa ringside. Abateka. Lalaban naman sa co-main event ang 2-division at reigning WBC middleweight champion na si Germal Charlo at makakaharap niya ang kuya ni David Benavides na si Jose Benavides Jr. And that's it for this video, JP Boxing Report. Time out.